Nagmura na ang presyo ng asukal pero inaalat naman ang kita ng mga magtutubo. Nasa frontline ng balitang yan si Shayla Francisco. Tuwing papalapit ang Pasko, mabenta lalo ang mga suman at bibingka sa Kamuning Market. Kaya malaking tulong sa tinderang si Liwayway ang pagbaba ng presyo ng asukal para mabawasan ang gastos. Mula nung nakaraang buwan, 10 piso kada kilo ang binaba ng puting asukal, habang hanggang 5 piso naman sa ibang asukal. Siyempre, lalong pabor yan. Kahit sino, nababawasan yung gastos ng puhunan. Yung ibinabang asukal na 1,000 sa 1 linggo, didagdag kita ko yun sa 1 linggo rin, yung 1,000. Pero ayon mismo sa Sugar Regulatory Administration o SRA, mas mababa pa dapat dyan ang presyo. Kung tutuusin, hindi dapat lalagpas sa 80 pesos ang kada kilo ng asukal, lalo't bumababa ang farm gate price o yung bilis sa mga magtutubo. Sa baba ng presyo niyan, wala nang kinikita ang mga magtutubo. Binibili kasi ang asukal nila sa halagang 50 pesos kada kilo, malayo sa presyo ng parehong panahon ng isang taon. Lumaki yung spread between farm gate to retail. So, ang daming kumikita sa gitna na apektado si farmer, apektado din si consumer. And si farmer, consumer din eh. Wala naman kaming asukal na sarili namin. Pinaiinspeksyon na ng SRA ang mga private warehouse ng asukal para tingnan ang supply. Ipinagtataka ng ahensya at ang mga magtutubo kung bakit kaunti ang lumalabas sa supply mula sa mga warehouse. Sobra-sobra raw ang supply kumpara sa demand. Pagkaswapang ng mga trader, yun ang cost. Hindi naman sila nag-aararo. Ang sa kanila is they buy low, sell high. So ngayon, tinatamaan kami, buy low kami. They're buying very low from us and they will hold that sugar for a few months. After that, they will sell high. Umaapil lang ngayon ang grupo ng mga magtutubo na bilhin ng gobyerno ang asukal nila para gumanda ang presyo. Pinaplansya na yan ng Sugar Regulatory Administration. There are certain government agencies naman po that can do this, that can maybe, I don't know if they can purchase from the farmer directly and retail directly, but all of that po is being discussed. Target itong magawa sa Enero, pero umaasa ngayon ang mga grupo na makapagdesisyon na agad ang gobyerno para naman maging matamis ang Pasko ng mga magtutubo. Nagbabalita mula sa Frontline, Shayla Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.